Maraming salamat! Magandang gabi, Pasig! Grabe! Maraming salamat! Napakasigasig namang magmahal ang Pasig! Malayo pa kami, ramdam na ramdam ko na halos yumayanig ang sahig dahil sa inyong energy. Pero bago po ang lahat, may special request ako. Yung aking pong one and only katandem, si Senator Kiko Pangilinan, nasa Sofitel po siya ngayon. Natapat sa eksaktong oras ng event natin ang Vice Presidential Debates. Ang request ko lang po, pwede bang yung energy natin iparamdam natin kay Senator Kiko? Kaya ba natin mag-chant? Kiko! 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 Yung aabot sa Sofitel na chant! Kiko! 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 Kaya Senator Kiko, kung nagmo-monitor ka po ngayon, sigurado kaming kayang-kaya mo yan. Hindi matatawaran ang iyong karanasan, kakayahan, sipag, tapang, integridad, at sense of duty. Kaya po, good luck sa iyo, Senator Kiko. Pwede ba natin siyang bigyan ng isa pang matinding 10-second na palakpakan? Ayan, alam ko na hindi na ito send off kasi tapos na, pero virtual, napampagood vibes natin sa kanya. Nakakataba po talaga ng puso. Nakakawala ng pagod. At halos nakakalakas ng loob ang suporta ninyo. Ito po ba yung sinasabi nilang hakot lang? Kayo ba yung tinatawag nilang bayaran? Ayan, malinaw naman na hindi kayo bayad. Dahil nakikita ko po kanina sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, umaga pa lang, ang dami nyo na dito. Nakita ko din yung lahat yatang mall sa paligid, pinuno ng mga kakamping. Pero ang totoo, di ba ang dami sa inyong abonado dito ngayon? Marami pong kailangan pasalamatan. Hindi ko po kayang pasalamatan lahat dahil magagabihan palalo tayo, pero special mention lang po sa RPC Pasig. Palakpakan po natin sila. Ang RPC Pasig, napakaraming organisasyon. Ang Lawyers for Lenny Pasig. Kanina po, tinitingnan ko yung listahan ng napakaraming organisasyon who made this event possible. Nagpapaschedule po ako para personal ko kayong mapasalamatan isa-isa kasi ngayon napakahirap po ngayong gabi. Gusto ko din pong magpasalamat kasama po natin si Senator Frank Drilon. Nandyan din po Congressman Boyet and Congresswoman Queenie Gonzalez ng Mandaluyong. Nandyan din po si Congresswoman Stella Kimbo ng Marikina. Congressman Ronnie Ong, nagpapasalamat po tayo sa LGU Pasig sa lahat ng assistance na binigay sa atin. Nagpapasalamat po tayo sa Ortigas Center,
Nagpapasalamat po tayo sa Barangay San Antonio saka sa mga barangay officials na ina-assist po tayo kaninang umaga pa. Sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat. I love you too. Malinaw na malinaw din po. Ang people's campaign natin, naging krusada na talaga ito. Dito lang po sa Pasig, talagang full force kayo. Nito pong mga huling araw, nakikita ko po yung mga pictures, nagpapa-silk screen ang mga volunteers natin dito. Nakiusap sa mga may-ari ng mga building para magsabit ng mga tarp. Meron po, hindi ko alam po nakita nyo na, pero merong napakagandang jeep na ginawang double-decker bus at nilagyan po ng design. Maraming maraming salamat po, Sir Mark Bautista. Nabasa ko po yung Twitter saka Facebook post tungkol sa inyong design. Hindi pa po counted dyan yung mga nagpalugaw, mga relief efforts, at yun po, nandyan siya? Nandyan siya? Ano yan? Ah, medic! Medic! Medic, medic. Pwede pong bigyan ng daan? Okay na? Okay na? Okay. Ayan. Yung mga palugaw, yung mga relief efforts, at araw-araw na pagsasabuhay sa values natin mula pa po nung pag-file natin nung Oktubre. Ngayong araw, alam ko po galing sa iba-ibang parte ng NCR and beyond. Kasi nakita ko dito may Cavite, may Quezon. Kanina po sabi sa akin, may lumipad pa daw galing Visayas sa Mindanao, may Makati. So, hindi na lang po ito Pasig, pero napakaraming sumama sa atin. Sumagupa po sa traffic para magpunta dito. Maraming salamat sa inyo. Nakita ko din po sa Facebook, buong barkada, buong pamilya, ang agang nagmarka ng Pasig laban sa inyong mga kalendaryo. Yung mga dati pong tumitingin lang sa social media, ngayon, nagdadala na ng homemade placards na napakarami. Yung dati pong nananahimik, ngayon, may kanya-kanya ng gimmick. Ang iba sa inyo, for the first time, nag-house to house. Nagsusulat ng mga kanta. Nag-aambag ng kahit anong kaya. Humihiyaw hanggang mamaos. Alam po natin lahat, lumilitaw ang ganitong sipag, ang ganitong passion, ang creativity, hindi lang po dahil sa kulay natin, hindi lang dahil sa amin ni Senator Kiko, saka sa ating mga senatorial candidates, ang ipinapakipaglaban nyo. Ang ipinaglalaban po natin dito, yung kinabukasan ng mga anak at magiging anak ninyo. Medic, please. Medic po doon. Doon. Okay na? Wala pa, wala pa. Bigyan lang po natin ng space para makadaan. Ayan, Pateros, nakita ko din. Pateros, maraming salamat. Nandiyan na. Unahin po natin yung medic. Ayan, pinatawag na daw kung pwede pong bigyan lang ng space. Sorry po, unahin lang natin kasi mas importante yun. Galing sa Pateros, Itlog na pula, maraming salamat.
Pambihira talaga kayo. Kandidato na po yung nireregaluhan ngayon. Maraming salamat. Ayan na, nandito na po. Request lang po natin, bigyan sila ng daan. Papunta na po. Ayan. May taga-Osamis pa dito. Grabe, ang layo ng pinanggalingan. Ayan, yung pinapangarap po nating bansa, isang bansa kung saan may gobyernong tapat na mag-aangat ng buhay ng lahat. Ito pong gobyernong ito, merong sense of urgency dahil laging urgent ang pangangailangan ng mga Pilipino. Hindi lang po angat lahat, kundi angat agad. Dito po sa Pasig, gaya ng sa buong Pilipinas, ang daming pinagdusa ng pandemya. Marami pong nawalan ng trabaho, ang kabataan forced to adjust dahil sa pagsasara ng mga eskwelahan, pati mga magulang nag-double duty sa pagbabantay habang nag-work from home. First order of action po natin ang lahat ng ito. Walang Pilipinong mapagkakaitan ng kalinga dahil lang salat sila sa pera. Pagdating sa mga eskwela, iaatas ko, kung ligtas na, dapat magbukas na. Sa long-term horizon, ang edukasyon, bubuhusan natin ng pondo. Itatama po natin ang lahat na mali at titiyakin na walang batang maiiwan. Ipaglalaban ko po ang hanap buhay para sa lahat. May sasahod na maayos sa bawat pamilya, ayuda para sa mga nawalan ng trabaho, trabaho magmumula sa gobyerno mismo. Dito po sa Pasig at Kamaynilaan, maaasahang mass transport system, imprastrakturang nakatutok sa pagpapadaloy ng tao, hindi lang ng mga sasakyan. Pabahay na malapit sa kabuhayan, malapit sa oportunidad at pinaplano kasama ang mga titira dito. Higit sa lahat, isang klase ng politikang hindi nadadaan sa palakasan. Politikang walang pamipamilya. Dahil lahat dapat kayo malakas. Lahat itinuturing na bahagi ng pambansang pamilya. Lahat kasali, lahat mahalaga. Sa kalusugan, sa edukasyon, sa trabaho, transportasyon, pabahay, sa mismong mukha ng politika, ang panata ko po, angat lahat, angat agad. Matanong ko nga kayo, sa gobyernong tapat, magagawa ba ang mga ito? Maaasahan ko ba ang suporta ninyo? Alam kong kasama ko kayo. Excited na akong makatrabaho kayo. Dahil ngayon pa lang dito po sa ating People's Campaign, kitang-kita na ang sipag niyong lahat. Kitang-kita ang kahandaan niyo. Kitang-kita ang epekto kapag fully invested sa laban ang bawat tao. Noon pong Huwebes, ngayon lang nakaraan na Huwebes, nandun po ako sa Zamboanga. Bago po ako magsalita, inabutan ako ng isang simbolik na sagwan. Hindi ko alam kung nakita niyo yun sa litrato. Yung sagwan, may nakasulat, bagong pag-asa.
Malinaw na malinaw po sa akin ngayon, pag-asa ang puso ng ating People's Campaign. Pag-asang dala hindi ng kandidatong nakatungtong sa entablado, pero pag-asa ng kapwa Pilipinong nakikilakad kapag hinaharang sa kalsada. Nakikipintura ng mural na binura. Nakikirepak ng ayuda para sa mga nasalanta. Dito po sa Pasig ngayon, tingnan nyo ang inyong mga katabi. Damhin ang pag-asang hatid ninyo sa isa't isa. Pag-asa ang ugat ng tunay na pagkakaisa. Pagkakaisang matatakbuhan mo kapag nagipit ka, sasagot kapag tumawag ka, titindig sa tabi mo kapag tumindig ka. Pagkakaisa hindi lang ng politiko sa politiko para sa pansariling interes, kundi ng Pilipino sa kapwa Pilipinong lumalaban dahil iisa lang ang ipinapakipaglaban. Isipin na lang natin ang Pilipinas na kaya natin marating kung ang pinuno kaisa sa bawat laban ng bawat Pilipino. Pinunong hindi kontentong mag-utos lang galing sa malayo. Sa halip, nakikita ang problema at naghahanap ng solusyon sa antas ng karaniwang tao. Pinunong nakikikayod, nakikipila, nakikisuot sa eskinita, sumusugod sa bagyo, tumatapak sa ground zero, umaangkas ng motorsiklo, patungo sa inyo. Ito po ang klase ng gobyernong isinusulong natin. Gobyernong tapat. Nahahanapin ka, pupuntahan ka para maitayo ka. Hindi kailangan ng transaksyon, hindi kailangan ng palakasan, hindi na kailangan magmakaawa ang tao sa padrino. Dahil dapat bawat isa sa inyo malakas sa sistema. 50 days to go. 50 days, Pasig at NCR! Kaya pa ba nating doblehin ang pagsisikap? Kaya ba nating lakihan pa ang ating mga puso? Nagsimula tayo sa halos wala. Nandito na tayo ngayon. May 50 days pa. Ibuhos na natin ang lahat. Kung kailangan, kaya ba natin more than 18 hours na magtrabaho para maipanalo natin ito? Kaya ba natin kumatok sa mga pintuan? Sa mga Zoom meetings natin o mga sa mga chat rooms, sa jeepney o sa mga Grab, sa tambayan o sa palengke, ibahagi natin ang ating mensahe. Isadiwa ang pag-asa, pagkakaisa at pagmamahal na pundasyon ng ating laban. Pakiusap ko pong humiti habang nakikipagkwentuhan. Mahirap ba yun? Mahirap, diba? Unawain po natin ang pinanggagalingan ng ating mga kausap. Magpakumbaba po tayo. Maging mahinahon sa pagdidiin ng katotohanan. Ipaliwanag po natin ang mga motibo
intindihin ang motibo din sa likod ng mga kasinungalingan na kaya may fake news para watakin tayong lahat. Dapat hindi natin yon payagan. Dahil ang pinakamahalagang katotohanan, magkakarugtong po ang diwa ng bawat Pilipino. Iisa ang pangarap at kinabukasan ng bawat isa sa atin. Imbitahin po natin ang mga wala pa dito. Kahit napakarami na natin ngayong gabi, marami pa din ang hindi natin kasama. Gusto po natin sa kanilang sabihin, welcome na welcome po kayo dito. Sana makita nila masaya dito. Punong-puno ng pag-asa dito. Wala po akong duda, nakakahatak ng pag-asa ang pag-asa. At tiyak na tiyak ko, may pag-asa sa puso ng bawat Pilipino. Kasama ninyo ako dito sa Pasig, dito sa NCR at sa buong Pilipinas. Kaya po, tara na! Ipanalo na natin ito! Pero hihingi po tayo ng tulong. Ang pakiusap po natin, hindi lang si Lenny Robredo, lalong-lalo na po Kiko Pangilinan, ang ating po mga senatorial candidates, Senator Sunny Trillanes, Attorney Sunny Matula, Attorney Alex Lacson, Senator Risa Hontiveros, Senator Dick Gordon. Dean Shell Jokno, Senator Laila De Lima, and Congressman Terry Bagilat. Mabuhay po kayo. Maraming maraming salamat sa lahat na sumama sa atin nang galing pa sa iba't ibang lugar. Maraming maraming salamat, Pasig. Looking forward po kami bisitahin din ang mga kanya-kanya niyong lugar.